Artista noon, pares vendor ngayon. Marami ang labis na nagulat sa kalagayan ngayon ng artistang ito. Tila napakabilis ng panahon na ang sikat kahapon, biglang naging ganito ang buhay ngayon. Marangal naman ang ginagawa niya ngayon, ngunit hindi pa rin maiwasang itanong kung bakit naging ganito ang sitwasyon niya ngayon. Matatandaan ng isang aktor din sa FPJs ang probinsyano na si Lester Lansang. Matapos ang pagiging parte ng sikat na serye ng ABS-CBN na FPJs ang probinsyano, inamin ng aktor na si Lester na siya ay nagtatrabaho bilang isang pagiging delivery rider. Isa rin sa mga sikat na artista noon na si G. Romano ang iniwan na ang mundo ng showbiz. Ibinahagi ng Nooy Award-winning child actor na si G. Romano na nagtatrabaho na siya ngayon bilang volunteer worker sa isang rehabilitation center sa Bataan. Samantala, ang dating artista na ito na ngayon ay pares vendor ay nakilala sa mundo ng showbiz nang tanghaling Miss Q&A Grand Winner sa noontime show ng ABS-CBN na It's Showtime noong 2018. Ngunit sino nga ba ang artistang ito? Usap-usapan nga ngayon ang latest vlog ni OG Diaz dahil sa pagbisita niya sa tindahan ng pares ni Juliana Pariskova. Naibahagi nga ni Juliana na nagsimula ang kanilang pares business noong pandemic. Ayon pa nga kay Juliana ay noong pagtapos umano ng election, noong nagkapera siya ay talagang nag-business siya. Anya, para mamroblema man kami sa pera, hindi na ganun kabigat. Napag-usapan nga rin ni na OG at Juliana rito ang nangyaring alita ni Vice at Juliana noon. Maraming pagkakataon umano na ni-reach out daw ni Juliana si Vice. Nagsasorry din daw si Juliana kay Vice kung na-offend daw niya ito noon. Ngunit wala raw itong reply at nagsin lamang. Nagsimula ang issue sa pagitan nila noong nakaraang presidential elections nang sumuporta sila sa magkaibang kandidato. Matatanda ang sinubukan ding ibenta ni Juliana Pariskova Segovia ang mga corona at trophy na napanalunan niya sa Miss Q&A sa presyong 1 million pesos. Ani Juliana, 5 taon naman na ang nakalipas mula nang tanghalin siyang grand champion sa Miss Q&A. Kaya kahit mawala sa kanya ang mga alaala nito, ay naniniwala siyang nakatatak na siya sa history ng It's Showtime bilang winner. Ang bawat isa nito ay 20,000 pesos yung worth niya. 10 to is 200,000 pesos. Itong crown na to, ang worth nito ay 450,000 pesos na. The Swarovski, the silver ganyan, plus yung trophy. So syempre, napanalunan ko siya ng 1 million pesos. 1 million pesos, ani Juliana. Hindi naman natuloy ang pagbebenta ni Juliana dahil hindi kinaya ni Bostoyo ng Pinoy Pawn Stars ang 1 million pesos. Ngunit nilinaw nga niya sa interview niya kay OG na content lamang nila ni Bostoyo ang pagbebenta niyang iyon. Samantala, sa ngayon nga ay masaya si Juliana sa business na pinasok niya. Nilinaw rin niya rito na bukas pa rin naman ang kanyang pinto kung sakaling mabigyan muli siya ng trabaho sa It's Showtime.